game. So, tawag dito. Sagutan na natin. So, ito again, sa substitute mo lang yung 4. So, 3 times 4 squared minus 4 times 4 minus 3. Solve mo lang yan. Pwede mong i-calculate. Tapos na. Next. Ito magiging 3 times 2 thirds squared minus 4 times 2 thirds minus 3. Medyo nahilo na ako ah. So, ito, tawag dito, 2 thirds squared. So, ibig sabihin yan, 2 thirds times 2 thirds. Paano may mumultiply yan? 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. So, magiging 3 times 4 over 9 minus, o ito, as is, multiply natin, 4 over 1 times 2 thirds. So, 4 times 2, 8. 3 times 1, 3. So, magiging 8 over 3 minus 3. Tapos, multiply mo pa, ito, 3 times 4 magiging 12 over 9. Minus 8 over 3 minus 3. Yun nga lang, ito, dapat common denominator sila. Dapat pareha silang 9. So, magiging, pag ito ginawa mong 9, so, 9 all over. Paano gagawin mo dyan? Divide mo sa nasa baba, multiply mo sa nasa taas. 9 divided by 3, 3. Times 8, 24. Pwede ba itong i-minus? Yes. Kayo na magduktong. Ito, simple lang din. Kagaya lang din ng kanina, magiging 3 times 5 squared minus 4 times 5 minus 3. Ang nagkakamali yung iba dito, i-quantity nyo to. I-bracket nyo. Tsaka nyo pa lang siya i-minus. Na 3 times 3 squared minus 4 times 3 minus 3. Solve nyo muna yung parehas na magkahiwalay, tsaka nyo pag-minusin. So, ito magiging 3 times 25 minus 20 minus 3 bracket minus 3 times 3, 9, 27 minus 12 minus 3 bracket. Diba? Pagpatuloy nyo. Next, suppose, ito sa tingin ko na-solve nyo na ito eh. Suppose, determine the value of x. Ano ulit? Baliktad ata ito eh. Baliktad ata ito. Value ng x yung hinahanap. So, magiging ito, yung f of x daw, magiging 46. So, ito, magiging 46 is equals to 7x plus 4. Ipat mo yung 4 sa kabila, magiging 46 minus 4 is equal to 7x. Divide both sides by 7. Makukuha nyo na sagot. Ito, same lang yan. Ito, ito, try natin ha, baka sabihin nyo eh. 6 over 5 is equals to 7x plus 4. Paano gagawin dito? Magagawa mo lang yung cross multiplication kapag isa lang yung term dito sa isang side. Magkaisang term lang sila. So, ito, naka-invisible 1 yan. Diba? So, cross multiply. Ito mapupunta dito, ito mapupunta dito. Try natin. Magiging 6 is equals to, try natin ito. 6 is equals to 5 times 7x plus 4. O, distribute mo yan. Makuha mo na yung value ng x. Next. O, yung dito maraming nalilito pero madali lang din ito eh. So, ito, so magiging 3 times 3 squared minus 2 third times 3. Computing mo muna yan. So, ito magiging 3 times 9, 3 minus 2 times 3. May invisible 1 yan eh. 2 times 3, 6 over 3. Or cancel mo na lang, matitira yan, 2. Ang Q dyan, i-bracket nyo ulit. Minus, ito naman, square root of 9 minus 5. Basic yan ah. Ito,
multiply. O, madali lang to. Multiply ito eh. So, ito magiging 3 times 3 over 5 squared minus 2/3 times 3 over 5. Tama? Mumultiply mo siya sa 21 minus 5. Okay. Again, i-quantity mo muna yan bago mo i-multiply para hindi tayo maganda loko-loko. So, ito muna. 3 over 5 squared. 3 over 5 times 3 over 5 is equals to 3 times 3, 9. 5 times 5, 25. So, magiging 3 times 9 over 25 minus, ito mapapansin nyo, makakansel nyo itong 3. Or pwede nyo i-multiply tapos simplify nyo. Pero makakansel nyo yung 3. Matitira dyan, 2 over 5. Quantity. Diba? Next. So, ito, pwede nyo i-multiply. 9 times 3, 27 over 25 minus 2 over 5. Yung 2 over 5, dapat 25 yung nasa baba. Diba? So, kagaya nung kanina, dapat pares kasi sila eh. 25 divide mo sa nasa baba, multiply mo sa nasa taas. 25 divided by 5, 5. Times 2, 10. Pwede mo nang pag-minusin. Tsaka mo i-multiply sa 21 minus 5, 16. Square root of 16 is 4. Basic. O, eto, madali lang to. Compute nyo na magkahiwalay. So, compute nyo si 3, 4 squared minus 2/3 times 4. O, divided by square root of 3 minus 5. Sabihin ko na sagot. Mapapansin nyo, undefined tong nasa baba. Kasi negative tapos ano eh. Undefined yan. Nandito yan sa lecture natin. So, hindi nyo ito masosolve. Undefined. Ito yung tinatanong nung iba. So, sulat muna natin ng maayos ha. So, x minus 2 all over x plus 1. Ano raw yung unang gagawin? Plus 1 over x. Totoo lang, pwede na rin to eh. Pwede na rin to. Yan nga lang, pag in-equate mo siya, magiging kukuha ka ng LCD kasi addition eh. So, paano LCD mo? Etong dalawa rin. X plus 1 over x. Ay, x plus 1 times x. O, kagaya ng ginagawa natin, divide mo to sa nasa baba, x plus 1 times x divided by x plus 1, matitira si x. Multiply mo ngayon sa nasa taas. So, magiging x times x minus 2. Plus, etong x plus 1 times x divided mo sa x. Multiply mo sa nasa taas, matitira x plus 1. Diba? So, kung tutusin, hindi naman siya na-simplify eh. So, tutusin, pwede na rin to. Pwede na rin yan. So, gawin nyo yan sa minus. Gawin nyo yan sa multiply. Yung multiply, madali lang yung multiply nyan. O, diretso lang. Numerator to numerator, denominator to denominator. Kapag yung division, paano yung gagawin? Reciprocal. Tapos, numerator to numerator, denominator to denominator ulit. Eto, madali lang din to. Kasi, pag pinag-plus mo yan, hindi mo naman mapag-plus si square root of x kay x squared eh, tsaka kay 1. Ibig sabihin, ikakopy mo lang. Diba? Unlike dito, sa multiply, pwede mong i-multiply. Didistribute mo si g, didistribute mo si square root of x dito, tsaka dito. Pag divide naman, h over g pala tayo, pakitingnan maigi ha. So, magiging x squared plus 1 all over square root of x. Pwedeng maging ganito yan. X squared, distribute mo yung denominator. All over x plus 1 square root of x. Pwedeng maging ganyan. Eto, may mga cancel ka. Dito nga lang wala. Or kaya naman, pwede rin ganito. Same lang naman din eh. Diba? Next. C
F compose of G, madali lang to. Ito, madali lang to. Ang gagawin mo dito, itatry mo tong lahat. Itatry mo tong lahat dito sa mga given na to. Gaya nito, yung F daw, compose siya ng G. So, yung X, papalitan mo ng G. So, magiging X plus 8 minus 3. Kasi yung X, pinalitan mo ng X plus 8. Other way around, yung G compose of X, yung G daw papalitan mo ng F. So, yung X dito magiging X minus 3 plus 8. G compose of G, so yung G dito, yung X dito, papalitan mo ng X plus 8. So, magiging X plus 8 plus 8. F compose of F, so yung F dito, yung X dito, papalitan mo ng value ng F, which is X minus 3. So, X minus 3 minus 3. Diba? Ang mahirap lang, etong mga to. So, eto, negative 1 over x. Square root of x. Ay, try na nga natin. So, f compose of g. So, si negative 1 over x, yung x daw, papalitan mo ng square root of x. So, pwede na to kung tutusin. Diba? Pwede mo namang i-cancel yung square root of x. Magiging negative square root of x all over x. Pwede rin naman. Diba? Oh. Solvable to. So, other way around. Yung square root, yung x, palitan mo ng negative 1 over x. Negative 1 over x. Pag inano mo yan, sinimplify mo yan, pwedeng maging ganyan yan. Yun nga lang, mapapansin mo, ito, undefined. So, hindi mo yun masosolve. G compose of G. So, yung X daw, ito ang kulit. Yung X daw, o, yung X daw, papalitan mo ng X, square root of X. So, yung square root of x. O kaya naman, x raised to 1 half, raised to 1 half. Parang ganyan yung mangyayari dyan. Diba? Pwede na yan. Next, f compose. So, negative 1 over x. Si x papalitan mo ng negative 1 over x. Paano yung sinasabi sa inyo dyan? Gawin yung pahalang. Negative 1 divided by negative 1 over x. Negative 1, i-reciprocal nyo. X, negative 1. Cancel. X na lang natira. Ito, x squared plus 3. Ito, x all over x minus 1. Try natin. So, f compose of g. Yung x daw, papalitan mo nito. So, ito may hirap. So, magiging x all over x minus 1 squared plus 3. Pwede mong gawin yung ginawa ko kanina. Magiging x squared dyan all over x minus 1 squared plus 3. Tatusin, pwede na rin to. Pag in-expand mo yan, nahaba lang eh. Next, G compose of F. So, yung G daw, yung X daw ng G, X minus 1, papalitan mo neto. So, magiging X squared plus 3 all over X squared plus 3 minus 1. O, solve nyo na yan. Diba? So, solvable. Ito, napakadali lang. Tinatanong lang yung domain tsaka range. O ano yung domain, ano yung range. Lagyan mo lang nung ganyan. Diba? O eto, ano yung domain tsaka range. Makikita nyo naman dito yun eh. Ayun o. 0, 2. 2, 3. 4, 4. 5, 5. Makikita nyo naman eh. 2, 2. 3, yan, diba? O, ito, kung function o hindi.
Yes or no lang, tapos reason. Diba? So, ganun lang kadali. Yun nga lang, syempre, nag-a-adjust. Matagal nagbakasyon, kaya nakalimutan yung mga basic ng algebra. Okay, so, nakailang minutes tayo? Wala pa atang 15, or saktong 15. So, yun lang. Aralin din. Alam ko namang mahirap, kasi magkahalo yung yams, yung yums tsaka stem. Kaya, ganun talaga buhay. Okay, mag-alala lang, ngayon lang itong mahaba na to. Susunod na lesson, hindi ganun kahaba. Pero aralin maigi. Okay, so salamat and good night.